nga ba yung tinatawag nating enhanced community quarantine? Ano ba ang pagkakaiba nito sa general community quarantine? If you want to know the answer to these questions, don't skip the video, don't end the video, just keep on watching. What's up mga kaibigan? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung kayo bago pa lamang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at ring the tiny bell para updated ka sa aking mga videos. So ayan mga kaibigan, kamusta kayo? Sana okay lang lahat. Medyo seryoso yung pag-uusapan natin na vlog na to. Ito yung current situation ng Pilipinas na ngayon ay naka-enhanced community quarantine. Sa aking pagkakaalam mga kaibigan, hindi naman agad enhanced community quarantine ang in-announce sa Manila, ba? Diba? Kundi, in-under general community quarantine ang Manila kasi nga para ma-prevent ang spread pa ng coronavirus. Yesterday, nag-announce na ang government natin na starting today, which is March 17, 2020, na ang buong Luzon or NCR ay under na ng enhanced community quarantine. And sa pagkakaalam ko din, hindi lang Luzon at may ilang lugar na din sa Visayas at Mindanao ang nagpapatupad ng tinatawag na enhanced community quarantine na yan. Bakit nga ba nangyari ito? Kasi nga mga kaibigan, aminin man natin sa hindi, meron talagang mga pasaway. Meron talagang hindi sumusunod sa mga simpleng instructions at hindi ko malaman kung ano ang dahilan nila. Pakiusap mga kaibigan, sa panahon na to, kalimutan muna natin yung pagiging pasaway. Sumunod po muna tayo. Kasi para to sa ikabubuti ng lahat, mga kaibigan. Huwag muna. This time, isipin natin yung sarili natin, kasama yung pamilya natin, at yung mga kapwa Pilipino natin, mga kaibigan. Tulungan natin ang gobyerno na ipatupad kung paano nila mababawasan or paano natin mapiprevent pa yung pagdami pa ng number ng cases ng coronavirus dyan sa Pilipinas. Pakiusap mga kaibigan, makipagtulungan po tayo at wag po munang maging pasaway. So much for that sermon at paalala mga kaibigan, proceed na tayo sa main topic natin sa video na to, which is yung malaman natin kung ano ba talaga ang difference ng general community quarantine sa enhanced community quarantine. So, ayan mga kaibigan, mayroon akong kodi ko dito. Ayan, pabasahin ko and tatry kong simplify para mabilis matapos yung discussion natin. So, unahin natin yung unang kind ng quarantine na in-announce sa Metro Manila. If I'm not mistaken mga kaibigan, in-announce sa Metro Manila last March 11 or 12 na ang Metro Manila is mag-undergo ng general community quarantine. Ano ba talaga to? So, basahin ko dito mga kaibigan ha. Movement of people shall be limited to accessing basic necessities and work. And uniformed personnel and quarantine officers shall be present at the border points. Which is nangyari naman to mga kaibigan. Andun yung word na limited. So, meaning allowed pa. Pero limited lang. Pinapayagan ng gobyerno natin na pumasok pa ang mga Pilipinong may trabaho as long as na magpe-present kayo ng ID. Diba, pinapayagan naman kayo. Sobrang dali lang nito mga kaibigan eh. Pero talagang meron talagang hindi sumusunod. And yung pumupunta ng Metro Manila para mag-party lang, para mag-mall lang. Guys, konting tiis lang kasi isang buwan lang naman ang inihingi ng gobyerno natin at para sa atin din naman to eh. Mag-stay muna tayo sa bahay, spend time with your family. And para na lang din maiwasan yung spread ng coronavirus na to. Hindi lang yung spread. Especially, yung pag-acquire ng virus na to, diba? Nowadays, hindi na natin alam kung sino yung carrier at infected ng coronavirus. So, better yet, maging maingat na lang tayo sa bawat sarili natin. Sumunod na lang tayo sa simpleng instruction ng government. And yung government naman natin ay ginagawa to para sa atin, hindi lang naman para sa kanila, para sa buong Pilipinas, mga kaibigan. At yun nga, nabanggit din dito na may mga uniform personnel or quarantine personnel sa mga border points to check each and everyone's temperature. Kasi ang pagkakaroon ng high temperature or fever is isang sign
na possible meron kang coronavirus. So, iniingatan na rin to mga kaibigan. Once na mataas ang temperature mo, meron nang nakaantabay na ambulance doon to assist you, nadalin ka sa hospital to investigate further kung anong cause ng lagnat mo, kung meron ka pa bang ibang sign and symptoms ng coronavirus. So, ayan lang. So, yun lang mga kaibigan, yun ang tinatawag nating general community quarantine. So, punta na tayo mga kaibigan sa tinatawag nating enhanced community quarantine, which is effective today, in-implement na sa Luzon or NCR at meron na din nagpapatupad sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. Ito yung enhanced community quarantine. Basahin ko ulit. Strict home quarantine shall be implemented in all households. Transportation shall be suspended. Provision for food and essential health services shall be regulated. Presence of uniformed personnel to enforce quarantine procedures will be implemented. So ayun, mga kaibigan, mas mahigpit ang nangyari ngayon. So, maliwanag na maliwanag. Strict home quarantine. So, no one is allowed to go outside, mga kaibigan. Except for one member of your family to buy your basic needs. And no one is allowed to go for work except for the medical professionals and for the government officials. So, sa pangyayaring to, mga kaibigan, I'm not sure kung no work, no pay. Kasi nga, di ba, hindi na nga tayo papasok. But for sure, alam naman ng government natin na each of Filipino workers are providing the needs of their family. So, alam ko naman na gagawa at gagawa ang government natin para masolusyonan ang issue na to. But for now, kailangan muna natin talaga magtiis sa current situation, mga kaibigan. Yun, nakakalungkot naman mga kaibigan, pero ayan yung sitwasyon eh. So, kailangan na lang natin sumunod para mas mapabilis nating masolusyonan at matapos na ang pagkalat ng coronavirus na yan. Sasabihin ko na rin yung ilan pang mga measures na pinapatupad under that enhanced community quarantine. Isa na dito yung tinatawag nating social distancing. 1 meter away sa bawat tao na makakasama mo. Inimplement na din mga kaibigan ang suspension ng operations ng MRT, LRT at PNR. Kasama na rin dito ang pagsususpend ng land transport like buses, jeepneys, taxis, UB Express, motorcycles and point-to-point buses. So suspended na lahat yan mga kaibigan, hindi na sila pwedeng bumiyahe. Nag-announce na din ang Department of Transportation Aviation Sector na i-allow yung mga foreigners na paalis ng Pilipinas within 72 hours upon effectivity of the enhanced community quarantine. At ang itong susunod ay makakaapekto sa mga OFWs natin na nasa Pilipinas para magbakasyon lamang. Ito, airport operations shall be limited to outgoing flights carrying foreigners and tourists. Filipinos are not allowed to go outside the country. So, wala tayo talaga magagawa for now mga kaibigan. So, talagang kailangan lang talaga natin sumunod. And in God's time, maayos din ang lahat. Next one is land, air, and sea travel of uniformed personnel for official business, especially those transporting medical supplies, laboratory specimens related to COVID-19, and other humanitarian assistance shall be allowed. So, di ba sinabi ko naman kanina na with regards to work, allowed lang ang mga medical professionals at saka mga government officials natin. So, dito, allowed sila kasi nga ito naman ay mga humanitarian assistance. Ito, sinabi ko din kanina, one person per household is allowed to go outside their homes to buy basic necessities. And social medias and reporters shall be allowed to travel within the community quarantine area provided that they secure a special media pass from the PCOO. And lastly mga kaibigan, nagpatupad na din ang curfew sa Pilipinas, especially sa Luzon, NCR. So ang oras ng curfew natin dyan is 8 p.m. to 5 a.m. So maliwanag yan mga kaibigan, wala nang taong dapat makita sa labas sa oras na mga yan. So yun mga kaibigan, sundin lang natin yung ini-implement ngayon ng gobyerno natin and for sure, sama-sama natin na malulutas ang coronavirus issue na yan. At ang pinakamahalaga sa lahat mga kaibigan para maiwasan yung coronavirus na yan is
proper hand hygiene, mga kaibigan. Huwag nating kalimutan maghugas ng ating mga kamay, panatilihing malinis ang ating mga kamay. Pwede nating gamitin ang soap and water just to wash our hands. And mas maganda din po kung alcohol ang gagamitin nating panlinis ng ating mga kamay. It can help to kill the virus, mga kaibigan. So, yun, huwag nating kakalimutan. Just follow proper hand hygiene. So, ayan lang, mga kaibigan, ang masishare ko sa inyo for today. And just keep in mind, mga kaibigan, ang lahat ng to ay matatapos. Ang lahat ng to ay masusolusyonan basta tayo ay makikipag-cooperate lang sa gobyerno natin. And it's not because of the government. It's because we are Filipinos na kailangan natin protektahan ang bawat isa. Dito ko na po tatapusin ng video na to at sana po ay nakapagbigay po ako ng kahit konting impormasyon at nakatulong naman po sa inyo kahit paano. Hanggang dito na lang po. Thank you sa patuloy na sumusuporta sa channel ko at nanonood ng mga videos. So guys, God bless us all. Thank you so much. Bye!